sa gagawa po tayo ngayon ng sausage bread rolls. So, napakasimple at napakadali lang pong gawin. So, kailangan lang po natin yung ating warm milk, tsaka yes, ang sugar po ay pinagsama lang po natin. Then, kailangan po natin isit aside. Hayaan po natin umalsa saglit yung ating yes. So, pag okay na po dyan, prefer na rin po natin yung ating dough mixtures, mga palangga. So, sifted na po yung flour. Then, add lang po tayo ng 2 eggs. Medium size lang po yan. Then, the same time, yung salt po natin, unmelted butter, i-add na rin po natin. Ang kailangan, haluin po natin ng mabuti. So, kung meron po kayong electric bread machine, yung ganun, so, pwede nyo naman siyang diretso na. So, kasi ako wala, so, kailangan kamayin lahat. Pag okay na po yung mga palangga, ready po din kayo ng extra flour para po dun sa ating kneading surface. Then, extra flour siguro ay mga kahit half cup lang para po dun sa ating pangpanid para po magiging ano siya, okay? Kasi medyo basa-basa siya pag hindi nyo nilagay ng extra flour. Then, i-add na rin po natin yung ating yes mixtures, mga palangga. Kasama na po dyan lahat. Pag okay na po yan, ayan, basta haluin nyo lang siya na medyo hindi na siya masyadong madikit. Then, okay na po yan. Lipat na lang po natin sa ating kneading surface. So, extra flour para po talaga makuha natin yung consistency na din medyo smooth, magiging smooth siya, yung hindi na siya dumidikit sa kamay nyo. And of course, try nyo rin po lagyan ng oil yung kamay nyo para hindi po siya dumikit. Kasi ako naglalagay ako ng oil para pag may minid, mas madali po siyang tawag dito, magiging smooth. Then, ayan ang mga palangga. So, until po, kailangan lang po natin siguro pag naka-knead lang yun, pag hands, mga 10 minutes yung ganun, para kailangan talaga namasak po natin ng maayos. So, pag okay na po yan, set aside po natin, then hayaan po natin umalsa ng 1 hour. Takpan po natin ng medyo basang clothes, or di kaya yung plastic wrap, okay? Then, yung susis po natin, pakuluan lang po natin saglit. Huwag naman sobra kasi magiging ano yung masisira yung ano nyo, sausage. So, saglitan lang. So, ayan na po yung ating flour after dough after 1 hour, mga palangga. Then, form na lang po kayo. Divide nyo po ng 10 kasi 10 po yung sausage natin. So, 10 po. Hati-hatiin nyo na lang yung mga dough nyo. Then, masahin lang po natin yung parang long log. Parang gumagawa din kayo ng parang donut na shape basta pahaba. So, then, yan lang po, ganyan lang po mga palangga. Then, the same time, i-roll na lang po natin doon sa ating sausage. So, tansyain nyo po kung gaano kalaki, okay? Kayo na po bahala mag-estimate. Then, so, ay 10 po yun mga palangga, yung sausage, 10 po din yung ating dough na pinaghiwa-hiwalay ko. So, ayan lang mga palangga. Then, the same time, after nyan, kailangan pa rin po natin hayaan siyang umalsa. Set aside po natin ng 20 minutes para umalsa siya uli or 30 minutes. Then, habang nandiyan na po kayo na part, mag-preheat na po kayo ng inyong oven for 180 degrees Celsius. Then, i-bake po natin siya. Pero bago po natin i-bake, kailangan din po na mag-brush po tayo ng egg wash. Okay, yung egg wash po, mixtures po yun ng isang egg yolk. Then, 1 teaspoon ng milk. Ay, 2 teaspoon ng milk, okay? 2 teaspoon ng milk, then fresh milk mga palangga, then the same time, 1 egg yolk. So, ayan mga palangga, so follow nyo lang yan. Ganyan lang siya, i-roll lang po natin sa ating sausage. Then, pwede na po yan, okay? Gandahan nyo na lang, kasi natakpan ko siya eh. So, ayan, mag-wash na lang po kayo ng egg wash para po magiging pula-pula po yung top ng ating bread. At mas maganda siya tingnan. So, bake lang po natin siya ng 12 to 15 minutes. Depende po yung sa init ng oven nyo. Pero, syempre, tingnan nyo siya. Kung medyo brown na, okay na po yan. So, ayan na po yung ating bread.